Okay, so ituturo ko kayo sa aking bahay. Congratulations to me, my bahay. Ito yung kitchen namin. May bisita kasi kami darating. So nag-set up siya ng mga plates and all. Kasi sobrang social. Kaya kompleto na yung set up. May bowl, may small plate, and then big plate. Kasi nga, ano kami, parang fine dining yung sistema namin dito. So ito pala yung nabili naming chair. Actually, ano lang tayo, parang sa dirty kitchen namin talaga. Mahal nga nang bili natin dyan, hindi pa nga natin tinatanggal yung bago. Yun, so mahal ang bili namin siya. Ito yung kitchen area namin. Actually, dirty kitchen namin, pero hindi ito yung main kitchen namin. Ito yung ano namin, yung high chair. May high chair kami para sa mga may mga bisita. Kasi maliliit kami, so kailangan namin ng high chair para maabot namin yung table. Ito, kasi maliliit talaga akong mag-bake. Ano na, gumawa ng pie, ganyan. Kaya mag-ano na ng high-end. Meron kami na to, naka-display na. Ate ko yung mahilig mag-bake, kaya meron kami na. So, may mga tira-tira kami kasi gumawa si ate ko kanina ng cupcake tapos pinamili namin. Ito pala, hindi talaga ito yung... Sa kanya yung ano, yung ref, anong tawag doon? Yung ref-raid. Sa kanya yung ref-raid. Ayan lang naman yung makikita niyo sa aming dirty kitchen. Dito mo na lang kayo patutulugin sa kwarto. Yeah, that's my bedroom by the way. Si ate ko na may asawa, so dyan sila ng asawa niya. Dami mo naman dito, nagtutulungan kayo lahat. Dami niyong kamay, kaya kayang-kaya niyo lahat. Yes, of course. That's what family is for. Siyempre, obvious naman na etches lang yun. Nagpunta pala kami ng IKEA para magtingin-tingin lang. Wala naman talaga kaming planong bilhin. Pero siyempre, pag may mura kami nakita, tapos bagay sa bahay, ade, go for the go. Lalo pag makakatipid ka, diba? So, kasama ko pala yung family ko. Ito yung panahon na sinundo nila ako from airport. So, ayan yung ate ko, tapos yung kapatid kong bunso, tapos yung asawa ng ate ko. So, nagtingin-tingin kami sa showroom kasi hindi pa bukas yung mismong IKEA dahil 9 AM kami nagpunta. Pero yung showroom bukas na ng 9 AM. So, para lang, ano, for inspo. So, sa showroom, may mga peg, yung mga bedroom at mga iba-ibang room. So, kunyari, natripan nyo yung peg nila. Na bawat gamit dyan ay may mga tag na makikita nyo kung saan aisle sila pwede mabili or pwede kayo magpa-assist. Okay din, diba? Para magka-idea kayo ng interior na gusto nyo sa room nyo, magkaroon kayo ng inspiration. Ganun. Tapos, akala ko talaga, 450 lang yung table na to. Yung pala, 9,900. Paano ito basahin? Yaw-yaw. Ate, ang sarap nito. Libre mo ako nito. Libre mo ako. Ayun, ang sarap pati sa ulo. Ay, hindi pala ako dito magtatrabaho. Pwede mong upuan mo. Tapos yung kapatid ko, matapos akong questionin sa pag-upo ko sa office chair, ayan, siya naman ang humilata. Aba, dapat ata siya yung questionin ko kung pwede bang matulog dyan. Wait, kasama ba ito? Ay, kala ko kasama yung padami. Hangar lang pala. O di ba nga ang social, pati mga pwede nyo ihang may sample pa. Tapos ito yung itsura ng feeling ko pang his or her bathroom to. Kasi may dalawang lababo eh. Tapos ito pala yung walk-in closet. Ang syala. 87,700 nga ang price. Pero hindi ko alam kung alin dyan yung 87,700. Kung yung cabinet lang ba. Pero ayan, kung naghahanap kayo ng inspo for your walk-in closet, pwede to. Maganda yung style niya. Meron pa siyang lagay ng mga shoes nyo. Di ba yung mga lalaki, usually ang daming mga collection ng sapatos eh. Tapos ito, may drawer din sila na may salamin na yung mismong drawer. At may accent chair din sila na maganda. Wow, 16,990. Yung setup naman ito, parang master's bedroom, tas kasama yung baby dun sa room. Oh, diba nga, may family picture pa. Nakaka-inspire tuloy matulog sa ganitong klaseng kwarto. Bagay yan, kasi kamukha ni Jonas. Kay Jonas yan! Kay Jonas yan! Jonas, bagay ito sa kwarto mo. Kasi kamukha mo. Ate, huwag mo kumamaya, buntis pala yun ako. Yun nga, inis sabihin ko, te. Good morning, co-workers. We will welcome our friends and visitors in 5 minutes. Oh, five minutes. Kindly proceed to your room. At 5 minutes na nga lang daw at magbubukas ang tindahan. Pero bago kami pumunta sa mismong store, ay nagtingin-tingin pa kami sa showroom. Ito yung parang sa mga bata, kung may mga anak kayo, tapos gusto nyo ng inspiration para sa kanilang kwarto, ito, pwede kayong tumingin-tingin dito. Okay din magtingin-tingin talaga sa showroom kasi nagkakaroon ka na ng idea kung ano bang maganda sa setup ng room, ng mga kids, or ng inyo, ng mag-asawa, or kahit ikaw na single, pwede kang tumingin dito ng inspiration. Na-curious nga ako, ba't may maliit na pinto? Tapos sa pagpasok ko, nauntog pa ako ng ano kasi medyo matangkad pala ako. Ang social na ngayon ng mga kwarto ng mga bata samantala ng kabataan namin. Ako, sobrang hirap talaga namin noon. Actually, wala kami talagang kwarto. Sa sala lang kami naglalatag ng karton. Tapos, buong family namin ay sama-sama na doon. So, ang buhay pa lang noon ay ako at ang ate ko. Wala pa yung iba kong kapatid na dalawa. Kasi 10 years yung pagitan ko sa sumunod. Tapos, 20 years naman yung pagitan ko doon sa pinakabunso. Kaya, malalayo talaga yung agwat namin sa mga sumunod sa amin. Pero, nung kami pa lang ni ate, ay nako, danas namin lahat ng
ng hirap ng buhay. Si mami nga, madalas pa kaming iwan ni ate kasi magtitinda siya at maglalako siya ng ice drop sa ilalim ng tirik na araw. Tapos butas-butas pa yung bintana namin, lagi pa kayong pinapasok ng ahas. Sobrang liit talaga ng bahay. Madalas namin agahan kanin, kape at saka asukal. Yung ano, yung titimplahan mo yung kanin mo ng kape at saka asukal. O kaya toyo, o kaya asin, depende sa trip. Tapos wala kami lababo, sa labas kami naghuhugas ng plato, tapos nakatoka-toka kami ni ate. Yung salitan dapat kami sa paghuhugas. O kaya minsan nagtutulungan kami. Pero doon talaga kami nangarap na sana in the future magkaroon kami ng sariling bahay. Yung talagang sa amin nakapangalan na hindi kami matatakot na paalisin anytime. Tapos mami ko sinasabi dati magtapos daw yung pag-aaral. Kasi sila, hindi sila nakatapos ng pag-aaral ng daddy ko. Si daddy, high school graduate. Mami ko hindi nakatapos ng high school. Ayun, awa naman ni Lord dahil sa scholarships. Ayan, nakagraduate naman kami. Going back sa plato na to, ito lang pala yung nabili namin kasi ito lang yung nakita naming ano, affordable para sa amin. Kasi 40 pesos lang. Tapos microwave safe na. Oy, may microwave kami. Huwag kayo. Tapos bukod sa microwave safe siya, puti pa siya. So bagay siya sa theme ng bahay namin na white and kahoy. At legit na yan lang talaga binili namin. Wala kami ibang ibinili. Siyempre nagtitipid kami kaya karaniwan nagtitingin-tingin lang kami ng mura sa Shopee. Mas marami kasi mura sa Shopee in fairness ha. Tolerate, aba. Matiisin to.